record yan sa building. Sa terminal pala, diskumpiyado na ang ilang pasahero ng bus na ito na pabiyahe sa ng Surigao del Norte. Paano kasi? Walang tatak. Pinapatuyo pa ang pintura. Nampaan na rin, umatikabong uso ka lumabas sa tambucho. At ang resibo, walang kaduda-duda, galing Recto Avenue. Tinangka ng ilan na magreklamo, pero ang sabi ng kausap nila, babawasan daw ng 30% ang 2,300 pesos per head na binayad nila. Para makaalis na lang, nakipagsapalaran ng mahigit 50 pasahero. Pero pagdating pa lang ng South Luzon Expressway sa bahagi ng Alabang, nagsimula na ang problema. Nagloko ang makina hanggang tumirik ang sasakyan. Ang mga pasaherong ito, doble-doble kalbaryo. Maliban kasi sa kanilang anim na magkakasama, binayaran na nila ang ilalim ng bus dahil may uuwi sana silang motorsiklo. Binayaran ko na 10,000 para madala ko yung gamit ko. Lahat ng gamit namin, dala ko pa uwi ng Surigao, kaya binayaran ko siya ng 10,000. Nung makita ng motor, nagdagdag siya 5,000. Habang nasa SLEX daw sila, nawala ang konduktor na may bitbit ng kanilang pera. Nakapagreklamo lang sila na may mapadaan pulis sa lugar at hinold ang driver nito. Ang driver, wala nang maayos na sagot, nahulihan pa ng katanan. Ano po ba nangyari dyan? Ang kwento yung bakas? Ano po? Kumatok. Ano po yung makina? Makina. Tapos po? Ginagawa ko. Ganito ako, puro ako lumi. Inabot ng pasado ating gabi sa SLEX sa mga kawawang pasahero. Kalaunay nagdesisyon silang bumalik ng Pasay para magreklamo sa police station. Kasama ng mga police, pinuntahan nila kanina ang terminal ng bus kung saan dinampot ang dispatcher nito. Residido naman ang mga pasahero na magsampa ng reklamo laban sa kumpanya ng bus na hanggang ngayon, hindi pa matukoy ang tunay na pangalan. Ito ang unang balita sa Pasay City, Bam Alegre, reporting.